Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! In today's video, let's talk about online payment using Gcash. We are all living in 21st century online payments and transfers. Katulad na tubig, internet, telepono, at of course, electric bill at kung ano-ano pa. It goes by our online banking, like debit cards, we have the credit cards, and of course, we have the PayPal, Paymaya, Gcash, and many, many more. Most of us heard about Gcash. Familiar, di ba? Oh, see? Yeah. So, familiar kayo sa Gcash. Disclaimer lang guys ha, this is not a sponsored vlog, no? What we are tend to do here is just to know how to pay online bills using Gcash. Pero bago ang lahat, besh, make sure na merong lamang cash ang Gcash mo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi paano ka naman magbabayad kung walang laman ang Gcash mo? Diba? At ito pa, besh, ang mga mahahalagang bagay na dapat nating malaman bago tayo mag-proceed. Each billing statement has unique MRN. Anong bang ibig sabihin ng MRN? Yan ay ang Meralco reference number. Unique. Let's emphasize unique. Makikita ang MRN sa ibabang bahagi ng iyong billing statement. Tingnan mo. Dito yan. Bakit natin kanina na-emphasize yung word na unique? Dahil ang MRN besh ay walang forever. Hindi forever magagamit ang MRN ng ating billing statement. So, bawat monthly bill natin, mga besh, meron niyang panibago. At besh, huwag na huwag mong ipagpilitan na gamitin ang reference number ng nakaraang bill mo. Dahil it may no longer be valid. Kung mapilit ka pa rin, besh, tapos ginamit mo pa rin yung reference number mo nung nakaraang bill mo, ay nako, besh, it will result to rejection of payment. Masakit ma-reject. Also, besh, hanapin mo ang TCA. Ano ba yung TCA? That is the total current amount. Pag magbayad ka dito ng bill mo using Gcash, dapat isipin mo ay parang pag-ibig lang yan. Walang labis, walang kulang. Walang labis. Kung ano lang na konsumo, yun lang ang babayaran. Kasi kung ipagpipilitan mo pa rin, besh, na hindi exact amount ang ilalagay mo doon or ang ibabayad mo, let's say, 1 peso and 50 centavos, ginawa mong 2 na round off mo kasi feeling mo ang generous mo. Nasa iyong kaalaman, besh, ang MRN ay nakaset na yan by Meralco to detect the exact amount only in your billing cycle. Okay? Dahil alam mo na, besh, let's go to the app. Diyan, app. So, ang makikita mo dito, besh, sa app natin, cash in. Nandyan ang cash in, send money, save money, buy load, at kung ano-ano pa at maraming options dyan. Pero, dahil magbabayad nga tayo ng electric bill natin, piliin mo pay bills. So, ayan, besh, ha. Kung iyong mapapansin, marami ka na namang makikita dyan. See? Ang daming options, di ba? Sana all, di ba? Maraming options. Pindutin mo na ang electric utilities. Mabasa naman itong electric utilities na to, besh. Marami ka na naman dyan makikita. Di ba? Ayan, oh, madami na naman dyan mga options. Ngayon, kung sinisipag ka, mag-type ka dyan sa search sa taas. Type mo dyan, Meralco. Or, kung hindi ka naman gaanong masipag, browse mo na lang. Hanapin mo ang Meralco. Pindutin mo na yung Meralco. Ayan, so makikita mo na yung Pay4. Ayan, pag pinindot mo tong Pay4, makikita mo dyan naman. Total current amount. Piliin mo yan. Ayan na, besh, ang kasunod. Ayan yung Meralco reference number. Naalala mo kanina, besh, unique ang
Meralco reference number. So, hindi mo nga pwedeng ilagay dyan yung reference number mo ng nakarang buwan. So, kung ano yung hawak mo ng current bill, dapat yan yung ilalagay mo dyan. Ita-type mo dyan, 26 digits na Meralco reference number. Nire-recommend ko na iscan mo na lang kasi meron na mga scan option para iwas din tayo sa pagkakamali. Mahirap na, di ba? Kamali tayo ng input dyan, ng number. Kabesh, para sure na sure tayo doon sa ating ilalagay. Parang decision lang yan sa buhay, besh. Dapat sure na sure yan ang decision mo. Ang decision natin ngayon, iscan na lang natin para mas sigurado tayo na tama or mailagay natin na reference number. Okay, scan. So, ayan na. Na-scan na natin yung reference number. Nandyan na siya. Next, enter the amount. Naalala mo ba kanina, besh? Sabi natin, walang labis, walang kulang. Parang pag-ibig. Sakto lang ganun. Diba? Yun. Lagay mo dyan, exact amount. Huwag ka mag-round off, ha? Dapat exact amount. Kung anong nakalagay dyan sa total current bill mo, yan, mismo. Tapos nalagay na natin yung amount. Optional ang email, no? Pwede din naman na hindi mo lalagyan. Pero in my case, lalagyan natin ang email kasi ang purpose ko naman dyan para meron akong future reference. Kapag tapos na, pindutin mo na yung next. Makikita mo dito yung transaction na ginawa mo. Nandyan yung amount na binayad mo, yung reference number, yung date at oras kung kailan mo ginawa yung transaction. In my case, ginawa ko ito last Saturday, August 9. So, ayan. Tapos na. Ang bilis, di ba? Online payment transactions ay napakabilis, di ba? Convenient at the same time, madali lang siya. At saka, hindi na tayo lalabas ng bahay, di ba? Hindi ka na pipila. Ngayon, kung hindi mo nakuha pa yung kung paano yung pag-process or yung process flow nung pagbayad using the Gcash, hindi mo ulitin panoorin yung video. Thank you so much for watching and of course, please hit the thumbs up if you like the video. I-share mo na din, baka makatulong din tayo doon sa iba. Don't forget to subscribe if you are not yet a subscriber. And as always, please keep safe and see you around next time.